Good morning sa inyo mga dol. So matatandaan po natin, ito yung pinapabunga natin mga dol. Pero dahil binugbog sa ulan mga dol, ayan, nagkaroon siya ng sakit. Ayan. Tapos hindi siya nakapagbunga. So makikita natin yung kanyang mga bagong shoots mga dol. Ayan. Ayan. Sira sa ulan mga dol. Straight kasi yung ulan. Ayan. So hindi siya nakapagbunga at na-damage pa mga dol. Yan. Ito yung isa mga dol. Oh. Palatandaan na hindi niya nagustuhan yung ulan mga dol. Ayan. Sira talaga. Ayan. So hanggang dito mga dol, pati sa kanyang dahon, meron talagang mga sakit. Ayaw talaga nila ng ulan mga dol. Ayan. Ito naman yung pangalawang puno mga dol. Kahit na mag 3 weeks na, hindi pa rin nakapag bud break tong kaniyang shoot. Ayan, hindi nakapaglabas yung kaniyang shoot mga dol. Ayan, walang naibigay na bunga. Tapos sira pa yung kaniyang mga dahon mga dol. Ayan, ayaw talaga nila ng ulan mga dol. To hindi pa nakapag bud break. Almost 1 month na pero hindi pa rin nakapag bud break. Itong isa, napakataas na ng kaniyang shoots pero walang naidalang bunga. So na-prepare naman natin yung lupa. Tapos mature naman yung kanyang mga branches mga dol. Kaso nga lang, pag pruning natin, pag hapon yan, inulan agad. Bukas naman, inulan. Inulan ng inulan, kaya sira. So isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi makapagbunga ang ubas mga dol. Yan. Wala tayong nagawa mga dol. Pencil size naman to mga dol. So indication na pwede na talaga siyang pabungahin. Malaki na yung kanyang puno, thumb size na. So nasira lang talaga sa ulan. So better luck next time tayo mga dol. Hintay tayo na ma-mature to ulit. Tapos prepare natin yung lupa. At yun, pabunga tayo ulit. Try natin kung makapagbunga ba ulit mga dol. Wala na tong bungang naidala mga dol. Ayan. So di tayo nakapag-timing mga dol. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi makapagbunga ang ubas natin mga dol. Pagbugbog sa ulan, wala tayong magagawa. Wala tayong chemical na pang bad break mga dol. Ito, tanggalan na lang natin itong mga lateral shoots mga dol. Hintay na lang tayo na mamature ito ulit mga dol. Yan. Tapos hindi pa natin ito malinis kasi may kalabasa pa mga dol. Pero konting hintay na lang at linisan na natin to. Wala nang bunga itong kalabasa nito. Yan. Sa punong ito naman mga dol, maganda naman yung kanyang pinakitang shoots. Pero duda ko sa ulan talaga. Hindi talaga siya nakapagdala ng bunga dahil sa ulan. Yan, okay naman yung kanyang shoots. Mataas naman. Healthy naman siya mga dol. Ayan. Pero ayaw talaga nila sa ulan. Oh. Ayan, sira yung dahon mga dol. Ayan. So, prepare natin to ulit. Pa-ready natin ulit. Tapos pabunga tayo. Medyo malas yung unang pabunga mga dol. First pruning pa naman. Pero okay lang, first pruning pa naman mula nung na-revive natin. So baka sa susunod, okay na, makapagdala na ng bunga. Tanggalan na lang natin ang lateral shoots to. Yan. Kasi sa experience ko mga dol, ang ulan talaga, isang reason talaga yan na hindi makapagdala ng bunga yung ubas natin. Lalo na't wala tayong pang bad break ng mga nung mga nudes niya or yung mga bad eye niya. Ayan, kaya wala tayong magawa. Pag subsuban yung ulan, ayan, walang magawa, sira. Ito, maganda naman tong shoots na to, ang haba mga dol. May daming lateral shoots. Lateral shoots yun lang yun yung kanyang binigay. Ayan. So tanggalan na lang natin to. Ayan. Ito, instead na bunga ibigay, bakit lateral shoot yung binigay mo? Kunin natin to lahat. Ayan.